Mateo chapter 7 verses 7 to 12. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta.
Mapagpalang araw po muli sa mga kapatiran sa First Peacemakers Church of Cainta. At isasama ko rin ang mga iglesia na bumubuo ng Missionary Outreach of the Philippines. At sa lahat na ng mga sumusubaybay pa linggo-linggo sa ating gawaing pagsambahay. Dalangin ko po na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang kalinga at proteksyon o biyaya ng Diyos. Our passage this morning is often associated with prayer. Kadalasan kasi ginagamit ang tekstong ito upang ituro ang sangkap ng matagumpay na panalangin. Nasa context po naman kung ito po ay gagamitin sa ganitong kaparaanan. Dahil panalangin lang naman talaga ang pamamaraan natin upang makipag-usap sa Diyos. Gayunpaman, iniisip ko po aking pong pinaniniwalaan na ito ay meron pang mas tumbok na context. At yun po ay matatagpuan sa Matthew chapter 6:33. At ito ang sali niya sa New King James Version. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. In other words, our passage this Sunday does not only deal with prayer in general, but more specifically, pursuing God in prayer. At yan din ang title ng ating mensahe ngayong umaga, Pursuing God in Prayer. Bakit po mas mahalaga na maghangad sa Diyos o to pursue God kaysa manalangin para sa ating mga pangangailangan? Kasi sabi nga sa Matthew 6:33, pag inuna mo ang Panginoon, all these things shall be added unto you. Ang all these things po na tinutukoy sa verse na ito ay yung lahat ng ating mga pangangailangan. But how do we effectively pursue God in prayer? Paano ba tayo magkakaroon ng isang paghahangad sa Diyos na magbubunga ng kanyang tugon? Now, I believe, dito na rin na makikita sa passage natin, I believe that there are three things that should characterize our efforts in pursuing God in prayer. That is already implied in our text. Yung text po natin Matthew 7:7-12. Ano po itong mga bagay na ito na aking tinutukoy, yung tatlong bagay that should characterize our efforts in pursuing God in prayer? Una, it should be persistent. Persistent. Pangalawa, it should be expectant. Expectant. At pangatlo, our effort should be intimate. Intimate, persistent, expectant, intimate. Balangkasin natin to isa-isa. Persistent. Ang ibig sabihin nito ay hindi sumusuko. Walang kapaguran. Sa verse 7 ng ating scripture reading, may matatagpuan tayong tatlong action words na binanggit ni Kristo Jesus nang magkakasunod, yung ask, seek, tapos knock. Ask, seek, knock. Kung mapapansin mo, yung tatlong words na ito na binanggit ni Kristo Jesus na magkakasunod, ito ay nagsasaad ng isang progression of intensity. Progression of intensity sa paghangad ng tugon ng Panginoon. Pag sinabing progression of intensity, ibig sabihin nito
ay yung patindi ng patinding sidhi ng paghahangad ng tugon ng Diyos. Ulitin ko yun, patindi ng patinding sidhi ng paghahangad ng tugon ng Diyos. Pansinin niyo po yung progression sa Matthew 7:7. Ito ang pagkasalin sa ano sa New, sa King James Version o New King James Version. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. Nagsimula ito sa ano eh? Sa simpleng paghingi. Ask. Pagkatapos, sinundan ito o umangat ito sa ano? Sa paghahanap. Seek. No? Yung humingi muna tapos eh, ngayon hinahanap na. Seek. At dahil wala pa rin tugon ng Diyos, kumakatok na sa pintuan. So tingnan niyo yung progression, ano? Ask, seek, knock. Yung huling-huli talagang ano na eh, desperado na, kumakatok na. Ganito ang determinasyon ng isang seryoso sa kanyang layunin. Persistent siya. Hindi siya basta-basta sumusuko. Matanong kita ngayong umaga, ikaw, seryoso ka ba sa mga hangaring mong idinudulog mo sa Panginoon? Kung seryoso ka, magpatuloy ka sa iyong pakay. Huwag kang susuko. Sa Griego, na orihinal na lingwahe ng New Testament, ang pagkasalin ng ask, seek at knock ay ganito. Continually ask, continually seek, continually knock. Magpatuloy kang humingi, magpatuloy kang humanap, at magpatuloy kang kumatok. Ang pinapahiwatig ng nabanggit na salin ay magpatuloy kang gawin ang mga bagay na ito hanggat di ka nakatatanggap ng tugon. So ipagpatuloy mo. Parang ano to eh, parang similar ito dun sa ano eh, sa acronym na PUSH. Ano po, yung alam na natin ito, cliche na nga yun eh, yung PUSH eh. Yung pray until something happens. No? Similar lang sila. Pero dito ituloy mo. No? Magpatuloy ka. Jesus assures us in this passage that if we continue in this mindset of persistence, our efforts will be rewarded. If we continue in this mindset of persistence, our efforts will be rewarded. May dalawang example ako sa inyo ng persistence. Yung una, isang pangyayari sa ano sa family namin, at pangalawa ay makikita natin sa salita ng Diyos. Meron po akong kapatid eh, na bunso, ang pangalan niya Aldous. Nung ipinanganak po yung bunso kong kapatid na babae, yung nanay ko nagpatali na, nag-decide sila na last na ito eh. Nung 1962, umalis yung tatay ko, nagpuntang Amerika para mag-aral. Ano po? At nung siya'y bumalik noong 1964, masayang-masaya kaming tanggapin siya. Kaya lang, noong 1965, aba, ipinanganak na yung aking bunsong kapatid na si Aldous. Eh magtataka ka kasi talagang nagpatali na nga yung nanay ko, nag-decide na sila, ito yung huli. Sabi nga ng isang nakatatanda kong kapatid, ito daw talaga, persistence ito eh. No? Kasi, yung sa milyong-milyong mga sperm, ano po, na galing sa aking ama, talagang nagpumilit eh. At yung egg cell ng aking ina, nagpumilit din na talagang
nilusutan yung tali na yun eh. Na yung baradong yun upang sila'y magtagpo. At sa pamamagitan na ito, ipinanganak ang aking kapatid. Nakakatuwang ano, storya, no? Pero isang example na yan ng persistence eh. Yung isa, matatagpo natin sa Luke chapter 15, verse 5 to 11. At ang kwento nito ay yung pursigidong kaibigan. Meron daw po kasing isang tao na kwento ni Jesus na pumunta sa kanyang kaibigan ng hating gabi na. Kasi may dumating siyang bisita na isang kaibigan din na nanggaling pa sa malayang paglalakbay. Wala siyang maihain sa kanyang kaibigan na ito. Kaya pumunta siya sa isa niyang kaibigan at patuloy siyang kumatok sa pintuan. Yung kaibigan niyang ito, kinikwento ni Jesus, sinabi sa kanya, gabi na nakalak na yung aming gate at yung pintuan. Bumalikan lang bukas. Pero sabi ni Kristo Jesus sa huling verse ng kwentong ito, sabi niya, yung kaibigan daw na ito, maaring hindi siya tumayo o bumangon dahil po nakaabang yung kaibigan niya sa baba na kumakatok, hindi dahil sa kanilang pakikipag-ugnayan. Pero babangon siya dahil ang kulit ng taong ito. No, persistent siya, katok ng katok. Pupuntahan niya na lang para tumigil na sa kanyang ginagawa. So tingnan niyo no po, ito yung dalawang example o yung pinakamakita na example ng persistence. No? Ibig sabihin nagpapatuloy, hindi sumusuko. Talagang pursigido. Yung pangalawa na nakita ko po dito ay expectant. So yung una, persistent. Yung pangalawa, expectant. Masigasig na nag-aabang ng tugon sa mithiing idinulog sa Panginoong Diyos. May ihahambing ko ito sa mag-asawa na excited na naghihintay sa kapanganakan ng unang bunga ng kanilang pag-iibigan. Lalong-lalo na kapag kabuanan na ng pagkasilang ng bata. Expectant sila eh. Talagang nag-aabang. Kaya nga ang tawag sa Ingles sa mga ina na nagdadalang tao ay expectant mothers. Kasi talagang nasasabik sila sa pagkasilang ng kanilang anak. Ito ang pahayag sa Mateo chapter 7 verse 8, yung sa teksto po natin nababasahin ko sa New King James Version. Ang sabi po sa sali na ito, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks will be opened. Sa Revised Tagalog popular version, sapagkat ang bawat humingi ay tatanggap, at ang bawat humanap ay makatatagpo, at ang kumatok ay pagbubuksan. So tingnan nyo, pansinin nyo dito. In this verse, Jesus is saying that the reward for asking is receiving, and the reward for seeking is finding. Also, the reward for knocking is the door will be opened. But this is only true for the persistent and expectant heart. The reward for asking is receiving, the reward for seeking is finding, and the reward for knocking is the door will be opened. Kaya lang, totoo lang ito eh. Sa mga may pusong persistent at expectant. It is only true for the persistent and expectant heart. Walang maasa ang tugon ang isang anak ng Diyos
na hindi nagtataglay ng ganitong katangian sa kanyang pagdulog sa panalangin. A persistent heart, a persistent and expectant heart validates the seriousness of your supplication. A persistent and expectant heart validates the seriousness of your supplication. Yung supplication yung ano eh, ito yung pagdaing mo sa Panginoon. Pinapatotoo nito ang kalagayan ng iyong puso na desperadong umaasa sa pagtugon ng Ama sa iyong mga daing. Naalala ko tuloy si Haring David nang bigyan niya ng mga pananalita ang ganitong uri ng damdamin. Sabi niya sa ano? Sa Psalm chapter 13 verse 3, "Look on me and answer me, O Lord my God. Give light to my eyes or I will sleep in death." Parang sinasabi niya dito, Panginoon, pakinggan mo ko, makinig ka, tumugon ka, Panginoon. Kung hindi, mamamatay na ako. Parang ano, natalakay na natin ito no, sa mga nakaraang nating, sa karaang nating message. Well, anyway, in Matthew 7, 9-11, ito na yung susunod na babasahin natin, Jesus illustrates the giving nature of God. It illustrates the giving nature of God. Siya ay isang Diyos na maluwag na nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ngunit, hindi lang ito ang mensahe ng verses 9-11. Ito din ay nagpapahiwatig ng mapagmahal na pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Tulad ng isang nagmamalasakit na ama sa kanyang mga anak. Basahin muli natin yung Matthew 7 verses 9-11. At ito po yung salin sa ano? Sa Revised Tagalog Popular Version. "Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabuting bagay ang sinumang humingi sa kanya." Which brings us to our third point. In the three things that should characterize our efforts in pursuing God. At ano yung third point na ito? It should be intimate. Intimate. So, tinignan natin, ano? Persistent, expectant, at yung pangatlo, intimate. Intimate in the sense na merong kang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos na kung saan ka dumudulog sa panalangin. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 4 verse 6, "Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who cries out, Abba, Father." Ang parallel verse nito ay nasa Romans 8 verse 15, na ito ang ipinapahayag, "For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the Spirit of sonship, and by Him we cry, Abba, Father." Ang salitang Abba po ay isang malalim o malambing. No? Ang salitang Abba po ay isang malambing na pagtawag o term of endearment sa isang ama sa salitang Griego. For example, no, yung mga ginigiliw natin mga ama, tinatawag natin tay. Yung mga dad,
No? Daddy, no? Popsy, no? Yung ano yung malalim na yung ano yung malambing na pagtawag, ito yung ano eh. Ito yung ibig sabihin ng Aba eh, na tinatawag mo siya ng ganito, Tay. Sa inyong panalangin, hindi ka dumudulog sa isang napakataas na Diyos na hindi maabot ng iyong tinig. Lumalapit ka sa isang tatay na walang hangaring iba maliban sa ikabubuti mo. Kanta, no? Kung oobserbahan mo muli ang verses 9, 10, at 11 ng Matthew chapter 7, wala kang mababasa doon na lahat ng hingin mo ay tutugunin agad ng Diyos. Wala kang mababasa. Na yung lahat ng hingin mo, tutugunin niya. Pero may sinasabi doon na hindi ka niya bibigyan ng bato kung humihingi ka ng tinapay. At hindi ka niya bibigyan ng ahas kung humihingi ka ng isda. Hindi niya ibibigay yung mga bagay na makasasama sa iyo eh. Incidentally, alam niyo po ba na may cultural trivia yung bato na binanggit sa ano sa binanggit ni Jesus sa verse 9, no? Sinabi niya hindi kanya bibigyan ng bato. Dahil po maladesierto ang lupain sa Biblia, yung kanilang taga tabing dagat ay may naninirahan ding mga alakdan o scorpion. No? Scorpion, ito po yung merong sting na ano, na poisonous sa kanyang buntot. Matindi po ang kamandag nito. Kadalasan tumitiklop ang mga alakdan ng ano, ng pabilog o sa hugis ng bilog kapag mainit ang panahon para protektahan nilang kanilang sarili. At ito ay nagmimistulang bato. Sa isang hindi sanay sa tabing dagat, mapagkakamalan nilang ordinaryong bato lang ito eh. Pero maaari nila itong ikapinsala kung hindi sila nag-iingat kung sakasakaling kanilang pulutin ito. Balik tayo sa ating teksto. Sa verse 11, pinagtibay ni Jesus yung mapagbigay na puso ng Ama. The giving nature of the Father. Sabi nga sa huling sentence ng verse 11, bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Alam niyo po, katunayan, binigay na ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Pagkatapos noon, binigay niya pa ang banal na espiritu na papatnubay sa kanyang mga hinirang. Kung titignan mo, wala nang hihigit pa sa kaloob na ito. Lahat ng pangangailangan mo sa buhay, lahat na magbibigay sa iyo ng kabuluhan sa buhay, ay nandito sa dalawang ito. Yung anak, si Kristo Jesus na binigay sa atin, at yung banal na espiritu na gagabay sa atin. Sabi po sa Roma 8:32, no? Romans 8:32. Ito po isa sa mga paboritong i-quote ni Tatay Romy. Ano po? Noong nandito pa siya sa atin. Sabi sa Romans 8:32 sa Filipino version, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya sa ating lahat, hindi pa kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Tingnan niyo po yung tindi ng verse na yun, ano? Binigay na ng Ama ang lahat sa atin. So, hindi niya pa ba ibibigay ang lahat ng bagay? Binigay niya na nga yung kanyang anak eh, bugtong na anak. So, meron pa bang hindi niya kayang ibigay sa atin? Hangad ng Aba na biyayaan ng mabubuting bagay ang kanyang mga anak.
At ito ay nasusulat. Kaya't ito ay tiyak-tiyak na to eh. Our legitimate needs plus additional good things from the Lord are already covered. Andyan na yan eh. Given na yan. Therefore, no, sa aking conclusion now, therefore, in our prayer of supplication, focus on pursuing God first. The answers we seek will come in the fullness of time. Sa ating paglapit sa Kanya, sa pagdulog sa panalangin, meron tayong mga dalang mithiin sa Kanya, mga daing. At habang ating itong ginagawa, mag-focus tayo sa ating pag-pursu sa ating Diyos, sa ating Ama. Kasi lahat ng ito ay magtuturo sa atin tungkol sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang kadakilaan. Sabi ko nga eh, the answers we seek will come in the fullness of time. Darating din yung mga tugon eh. Darating yan. Hindi lang nga minsan magiging agreeable sa atin yung tugon ng Panginoon. Kasi sabi niya nga eh, kung humingi ka ng bato, hindi kanya bibigyan ng bato eh. Kung humingi ka ng isda, hindi kanya bibigyan ng ahas. But yung ultimate reward dyan sa paglapit natin sa panalangin ay tataas pa ng angkat ang iyong pagkakilala sa iyong Diyos na nagmamahal sa iyo. Sana po nakakuha natin yung message ngayong umaga at tumimo sa ating puso. God bless you. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya. Salamat po, O Diyos, dahil sa nalubos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, kami makakalapit ng may confidence sapagkat Panginoon, binayaran niya na lahat ng aming mga kasalanan at kami, O Diyos, ay katanggap-tanggap na sa iyong presensya. Narito kami, Panginoon, kumakatok sa presensya ng iyong biyaya. Sinabi mo, Panginoon, lahat ng kumatok, bubuksan ang pintuan sa Kanya. Bubuksan ang pintuan. Kaya lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Narito, O Diyos, tanggapin mo ang bawat isa sa amin at kami nagpapasalamat sa kabutihan mo. Nais ka lamang namin, Panginoon, papurihan dahil napakabuti mo sa amin. Nais ka naming itaas, O Lord, kasi, Panginoon, tapat ka at hindi mo kami pinapabayaan. Lord God, maghari ka sa aming buhay. Lord, kahit na po sa gawain ng panalangin, dalangin namin, Panginoon, na sa paglapit namin sa iyo sa panalangin, Panginoon, ay unti-unti ka rin namin makikilala. Lord, our knowledge of you will grow even more, O God, even as we come before you in prayer. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pangangalaga. Lord, lahat ng mga kapatiran na patuloy mong pinapangalagaan, lahat ng mga families, Panginoon, yung mga household na narito po sa First Peacemakers Church of Kaintat, lahat na, Panginoon, ng mga iglesia. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Tinataas at pinapapurihan ka namin sa araw na ito at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. You call me your own. There
this is Jesus. My heart is glad that you've called me your own. But there's no place I'd rather be but in your arms of love. In your arms. He doesn't fight crime or wear a cape. He doesn't read minds. Hi, so happy Father's Day to all the dead out there. God bless. Today is the day we worship our Father. Today is the day we give thanks to our dad. God, thank you for being the light in our home. Thank you for your patience and your kindness. We love you so much. Happy Father's Day. He loves his workshop and rock and roll. He's got a hot rod and a heart of gold. Hey! Happy Father's Day! Mga daddy, at unang-unang sa lahat daddy, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagtatrabaho ng sabat ko. Sa pagsasakripisyo daddy ng buhay mo para mabuhay tayong apat, magkaroon tayo ng future. Magandang buhay. At daddy, nagpapasalamat din ako sa iyo sa support ang binibigay niya sa amin sa mga bagay na hinihingi namin sa pag-swimming. At hindi, kahit matagas wala ko daddy, mahal na mahal kita. Alam mo naman yung daddy, hindi naman din mawawala eh. Sana maging stay strong kayo ni mami. At yun, salamat sa mod mod. Hi daddy, Father's Day. Salamat sa mga bigay ng support sa akin. Sa amin ni Kuya, sa mga blessings, sa love you daddy, Father's Day. Hello daddy. Sige, video mo. Hello daddy. Salamat sa pagbibigay niyo sa amin ng mga gift at mga iba po. He doesn't always say I love you, but I can hear him loud and clear. He built me a house in the arms of a tree. He taught me to be Father's Day, Daddy, we love you. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. A tree.
began to dream. When he looks in my eyes, I hope he can see that my dad's a hero to me. At dito po nagtatapos ang ating pagsambahay sa linggong ito. Bago ko po ibigay ang benediksyon, mga ilang paalala lang po muna sa atin pong sa atin pong pagsambahay, meron po tayong ginagawang group activity kung sakaling magtipon uli tayo at sa inyong group activity ngayong linggo na nakabase po dito sa ating mensahe sa Matthew chapter 7 verse 7 to 11, gusto ko pong pagbulay-bulayan natin yung dalawang katanungang ito. Yung una, what is Christ teaching about the Father in Matthew 7, 7 to 11? Ano ba ang itinuturo ng ni Kristo Jesus tungkol sa Ama? Dito po sa Matthew 7, 7 to 11, yung ating passage. Pangalawa, what is the guiding principle of prayer in this passage? Ano po yung guiding principle ng prayer dito po sa Matthew 7, 7 to 11? So, ito po, pagbulay-bulayan po natin ito sa ating mga sarili-sariling family devotion at family group activity. Nice ko rin pong ibalita sa inyo na yung pangalawang midweek prayer, natuloy po ito itong Thursday. Marami din po kaming sama-sama doon, nag-fellowship, nag-sharing time at ipinalangin ng ating iglesia. At tayong lahat, bawat isa. Sana po makapag-participate din kayo sa susunod nating gawain. Itong susunod na Thursday po ito, 7:30. Ang ginagamit po nating application dito ay yung Zoom. Kung wala po kayong Zoom app sa inyong mga sa inyong mga telepono, i-download nyo lang po. At pag na-download nyo ito, magpapadala kami ng isang link doon po sa ating FPCC page at pwede na kayong mag-ano doon. Pwede na kayong kumonekta doon. Kasi alam nyo po yung Zoom na application kaya hanggang 100 ng mga tao na mag-participate. Natutuwa po kung makita yung mga kapatiran. Bagamat hindi nagkikita physically, meron naman tayong teknolohiya na pinrovide na rin ng Lord ito para makapagpatuloy ang fellowship. Bagamat malayo tayo sa bawat isa, iisa ang ating spirito at alam ko yung spiritong ito ang siyang umaabot sa bawat isa. Nais ko pong ipaabot ang aming pagbati at ang aming pag-ibig kaming dalawa ni Sister Cora sa inyong lahat sa First Peacemakers Church of Cainta. Magpatuloy po tayo. Hindi natin alam kung kailan pa matatapos ang GCQ natin kasi ngayon nadagdagan na naman ng 15 araw. Ihahanda na po natin ang ating sarili na yung mga gawain natin ay ganito muna na upang para tayo makapagpatuloy sa ating mga gawain ito. Alam ko po, darating din ang pagkakataon na matatapos din ang pandemic na ito at tayo'y magsasama-sama muli sa Luisa Building. So, ay na lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Basta patuloy kayong sumubaybay sa ating FB page sa mga panibagong ulat pa. God bless you. Stay safe. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you.